Kumusta na kayo mga kabayan? Meron tayo ditong ginagawang amplifier na walang preamp dahil nasira itong digital display niya. Hindi tayo ngayon makapag-select ng channel dahil wala nga rin mga kabayan. Ito. Kaya ginawa natin ay morder tayo ng preamp. So sa naunang preamp natin mga kabayan, hindi umubra dahil malakas yung humming. Ginawa natin ang paraan, so talagang wala talagang magawang paraan na para mawala yung humming niya mga kabayan. So nag-order ulit ako mga kabayan, ito naman galing sa sa Indonesia. Ayan, yung Rannick Tone Control Stereo Equalizer. Ayan. Made in Indonesia siya. So ito mga kabayan, may humming din. Nagkaroon din siya ng humming eh. Kailangan nating magawa ng paraan para mawala yung humming. Kahit pa siguro yung humming niya eh, kunting-kunti na lang. Basta wag lang ganito yung magiging kalalabasan nung humming niya. Pakinggan niyo to mga kabayan. Mapapansin ninyo mga kabayan, nagkakaroon siya ng humming. Parang parang motor. Pagka nag-adjust ko rito sa bali, baliktad to mga kabayan, pagka umorder kayo nito, baliktad siya. Parang hindi ko maintindihan, hindi ko maipaliwanag kung bakit niya yun. Dito ay bus, doon sa original ito, bus table balance. So itong na-order natin ay bus ito. Ayan, nawawala sa mga kabayan pagka hinahawak-hawakan kung gayon. Ayan, nawawala yung Pagka itong bus ay ibinaba natin, ayan, ganun na nangyayari. Tapos dito, pag binaba natin ito, yung mid, yun nawawala na siya. Tapos dito, ayan, nawawala na siya sa treble. Hindi naman po pwede mga kabayan na pag pinapatunog natin yung amplifier, ibababa natin ito, siyempre. Kaya nga meron tayong bus, mid, saka treble para matimpla natin yung gusto nating tunog. Eh kung ganyan, ibababa natin sa pinakamababa, hindi natin masasatisfied yung tunog. Kaya gagawa natin ng paraan ito na mawala yung humming, DIY natin. Kasi kung mapapansin niyo pagka ito, ayan. Mga 2 o'clock, ayan. Tapos ito, gagawin natin. Ayun May humming talaga mga kabayan. Napansin niya. Kaya sumasabay sa tunog. Kaya sumabay sa tunog, napakapangit. So, gawin natin, DIY natin ito mga kabayan. So, ito mga kabayan, yung ginawa nating paraan para mawala yung humming. Kung mapapansin ninyo, ito, ayan na. Wala na siyang humming. Baka full volume na ito mga kabayan, ito. Baka full na yan. Tapos ito. Kung may maririnig kayo dyan, kunting-kunting na lang. Ayan na. Ayan. Maririnig nyo, hindi na sa gaanong nag-ahamin. Ayan.
Eh, naririnig yun ng mga kabayan, walang nayayaan. Diyan eh, hindi ko naman i-vlog kung hindi ko isisir sa inyo kung may daya. So ang ginawa natin diyan, yan re. Nagdagdag tayo ng ground mga kabayan. Tanggalin muna natin speaker, baka sabihin naman na, re, pakita mo re. May speaker yan mga kabayan, tapos tinanggalan din natin yung input ng speaker yan. Ito sa mga kabayan. Nagdagdag ako ng ground. Yan. Tapos nito papunta sa body. Tapos ito, mayroon ding ground dito. Papunta rin yan dito. Sa body. Halos magka ano yan. At alam, hindi lang halos. Talagang magka connecta yan. Itong ground dito sa ground dito. Magka connecta yan mga kabayan. Tapos itong sa bulyo, mayroon din yung ground. Connect din yan dito. So magdadagdag pa nga ako ng ano, ground para mas mainam. Kasi itong made in Indonesia na ito, itong papasok sa main board, yung output, kung mapapansin ninyo ito. Ayan. Left and right, pero wala siyang ground. Yun yung gagawan pa natin ng siguro butasan na lang natin dito. Butasan ko na lang yan para malagyan natin ng maayos na ground papunta dito sa main amplifier board para mas maganda yung grounding niya. So ayan, talagang ano, sa lahat ng pagdating sa kumukonsumo ng mga kuryente, maski sa mga sasakyan mga kabayan, pagka mahina ang ground mo, medyo ano ka ron, risky ka. May kalalagyan ka, pwedeng masunog yung sasakyan mo. At dito naman sa ganitong sa mga amplifier, yun on din, nasusunog din. Naputukan niya ako ng ano, nasaan na ganyan? Sinner diode. Ito. Kasi kulang nga siya sa ground. Pumutok yung sinner diode yung mga kabayan. Dito. Yan siya nakalagay. Ito, wala talaga ito. Pinalitan ko siya kanina. Kasi nga, biglang nawala. Nagay natin sa ano. Yan. Nagay natin sa ano, sa diode. Dapat yan mga kabayan ay OL dun sa isang side. Ayan. Problema mga kabayan na yan, oh. Ay lumalabas. Click. Tapos pag binaligtad natin to, ayan, oh. Nabaligtad rin natin itong diode. Dapat lalabas dyan 0.5. Wala. Click talaga. Tapos kung tingnan natin sa ano, sa buzzer. Ayan o. Nagbabuzzer siya mga kabayan na yan. Pag binaligtad natin, nabuzzer din. Ayan. Yan ang problema ng ano, kinukulang sa ground. Kaya, sa mga ganitong DIY na amplifier, medyo ang hirap, hindi talagang hindi, medyo mahirap talaga kasi kamukha nito, sayang din yung pera ko na in-order nito. Ayan. Ito kaya ako naman in-order to. May ano to mga kabayan, maganda ito, may balance, may babalance, pero ang ano nito, pass tribulant tapos balance volume. Kaibahan naman ito. Volume, nandun bang volume ito. Sinilipat ko. Tapos, bass, mid, treble. Wala siyang balance mga kabayan. Kaya, kaiba.
Kaya lang na ano ko kasi dun sa comment section nung ano nung sa Shopee, maganda naman yung ano niya. So but pagdating sa akin, medyo ano yung ano, may humming nga kaga nakita niyo, narinig niyo naman kanina yung humming. Eh ayun. Na-resolve ba natin, naglagay tayo ng ground to ah. Yan, ground. Galing dito. Tapos from amplifier napunta naman dito sa body. Ayan, ayan. Nandito yan, mga kabayan nyo na. Punta doon. Oh, tapos, ano, nalagyan pa natin to dito na ano, ground. Nalagdagan pa natin ng ground hanggang sa tulo yung mawala. Yung, tawag dito, humming niya para mas malinis yung tunog. So, ayan lang mga kabayan. Maraming salamat. Stay safe and God bless.